Magandang umaga po at welcome po sa ating programa, My Morning Manna with Pastor OG. Ang awitin po na inyong narinig is Jesus, What a Wonderful Name, na inawit po ng The Nelsons sa kanilang album na Beside Still Waters. Ang key verse po natin ay makikita sa Philippians chapter 4 verse 6. Ito po ang pagkasabi no sa Ingles, "Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known unto God." So our topic for this morning is what me worry? Most of the time kasi tayo nag-aalala eh. And most of the time, tulad ng nangyari po sa Israelites sa Numbers chapter 13 verse 26 to 33, yung worries nila, no, they share their worries to the entire nation and it causes them trouble, no? Minsan kasi yung pag-aalala natin, okay lang kung sa sarili natin. Pero pag ibinahagi na natin ito sa ibang tao, it will cause greater trouble. So ano pong dapat iparating dito? Don't share your worries to the entire nation. Worry may be a symptom of bigger problem. Sometimes it's a lack of gratitude for the new way, for the way God has cared for us in the past, or perhaps it's a lack of faith that God really is trustworthy, or it may be a refusal to depend on God instead of ourselves, no? May mga pagkakataon minsan nagwo-worry tayo because our dependence is on ourselves. Remember, do not worry. Diba sa Matthew chapter 6 verse 25 to 34, pinagsabihan na tayo, do not worry. Don't worry about the basic needs of life. Don't worry about your dress, your food, because God is in control. So my challenge, my dear brothers and sister, for you is to live trusting in God. Di tulad ng nangyari sa mga Israelites when they are in the wilderness, they are questioning God. They are questioning that God is able to deliver them from their situation. So ano pong nais kong iparating? Ganito po. The moment po tayo mag-aalala, wala po tayong mapupuntahan yan. Wala po tayong mapapala sa ating pag-aalala. Ano mangyayari? Yung puso natin puno ng trouble. Yung puso natin puno. Hindi na tayo makakilos ng tama. Why? Because we are troubled and we are worried. So what? Me? Worry? Why should I? Bakit ako magwo-worry? Kung kasama ko ang Diyos, bakit ako mag-aalala? So dapat nating tandaan sa lahat ng panahon, huwag tayo mabuhay puno ng pag-aalala. Just the story of some kids growing up in church. We took in every moment with open eyes and ears. Minsan pa po, nagbabalikan yung lingkod, Pastor Oji, ang awitin po ninyong narinig ay Real Faith na inawit po ni Brian Free and Assurance, no? Sa kanilang album na Real Faith. Muli po tayo magbabalik sa ating topic, no? The What Me Worry? Don't live in worry but in expectation of God's greater promises. Yun po yung unang punto. Kung meron mang pag-aalala, ang titingnan natin hindi yung problema, kundi yung mga promises ng ating Panginoon. Pangalawa po, worry is like sitting on a rocking chair, doing a lot of things but going nowhere. Para ka nakaupo sa rocking chairs, akala mo ang dami mo nang ginagawa, but actually wala ka pa rin napupuntahan. Another point po, the problem we are facing is not actually a problem, but the greatest problem is our worries on the problems. Yun po ang napakalaking problema natin, yung worries na meron tayo. Worry is a sign of lack of faith in the future and lack of gratitude of what God has done in the past. Minsan, yun ang nangyayari. Lack of faith in the future, but lack of gratitude in the past. Church, I want to tell you and to challenge you, God has done greater things in the past. God will do the same or greater things in the future. At alam ko, hindi pa humihina ang kapangyarihan ng Diyos ko. Dakila pa rin siya. So to be anxious about nothing, pray about everything. So whatever your needs is today, believe in God. As of now, no, wala pa kaming ticket pa uwi sa Pilipinas, but I believe that God is my supplier. God is still able. He is my supplier. He can do all things and He will supply all my needs because He is God and He is great. And I don't have to live in worry because my God is able. God bless po.